製造業とかそういうんだったらもうあるけど、こう止めるっていうのがある。そうそうそう。そうそうそう。Tingnan natin kung naluto na ba siya. Ever? Let's see. Oh, kumukulo na siya. Ayan na. Medyo malapit na siguro siyang maluto. Ito yung kauna-unahang panahon, ganyan talaga yung lutoan ng kahapon. Nag-walking ngayong araw na to at bumalubog hanggang sa gumabi na napadaan ako dito sa parang masarap-sarap yung kumain dito sa loob. Ayan. So, ito ay ano, barbecuehan kung sa atin dyan sa Pilipinas. Yakitori siya dito sa Japan. Barbecue siya. Mga chicken lang siya. So, parang natakam naman ako. So, ngayon pasukin natin to kung anong meron sa loob. Ayan, ito yung entrance niya. Malayo to sa bahay namin. Siguro mga 1 hour. Mga 1 hour ako naglakad. Ayan, yan yung labas niya. So, pasok tayo. Yes. Dito wala pa masyadong tao. So, ang dami ng alak, guys. Yung ating pagkain. Puro chicken lang. May mga baboy lang. May mga baboy din siya. Meron. Pero usually yung talagang menu nila dito ay chicken. So yakitori. Meanwhile. So kung mapapansin nyo, umorder na ako. Ito yung in-order ko. Ito ay liver. Ito ay aspara. Corn. Aspara roll. Ito ay balat ng manok. So now let's eat. Ang una ko pong in-order ay liver. Kasi ito mas maganda to sa ating katawan, syempre. Every time kakain ako ng barbecue, hindi mawawala sa akin ang liver. Even dyan sa Pilipinas, favorite ko yung dobong ano, liver ng manok. Tikman natin, guys. Sarap siya. So, recommend ko sa inyo sa mga nandito sa Hiroshima. Dito siya sa Tokai. Tokai. Ano bang pangalan nito? Yakitori ya siya dito sa Nakaya, dito sa Tokaichi. Malapit lang siya dito sa ano, Hewakuen. Ang sarap niya, guys. Tayo sa aspara. Kung mapapansin nyo, dati nagluto ako ng aspara roll, aspara pork roll, na meron naman siyang inano siya sa teppanyaki, pero ito ay naka-grill. Mukha siyang masarap. So, tikman natin, guys, yung pagkakaiba niya ng salt lang yung nilagay sa kanya, pero yung niluluto ko kasi dun sa work ko ay meron siyang toyo. Ta-da! Ito kung
mapapansin nyo, ito ay labanos lang yan na inidid. Tapos nilagyan ko lang ng toyo para may lasa siya. Gabi na hilaw. San Fernandong hilaw yata to. Tinitikman natin guys yung kanilang itong puso ng manok. Puso ng manok. Isa ito sa pinagpaplanuhan ko na if ever tumanda na ako, tapos ko kung maging business sa Pilipinas. Dito mo na ka, dito mo tayo, isa kong isa ka dito. Nagluluto tayo ng rice. Ito siya. Ayan siya, yan. Yan, malulutoin natin siya using Xperia. Kung masabi, hindi kasi sabi nila wag din sasabihin kandila kasi pag kandila para sa patay, kapag Xperia para sa buhay. Ayan, kapag naubos na siya automatic luto na yung ganyan sa naluto na ba siya? Ever? Let's see. Oh, kumukulo na siya. Okay. Ayan na. Medyo malapit na siguro siyang maluto. Ito yung kauna-unahang panahon. Ganyan talaga yung luto. Ano yung mga hapon? Ito yung after a minute, please. Tingnan natin kung naluto na ba siya. Ever? Let's see. Oh, kumukulo na siya. Oh, medyo malapit na siguro siyang maluto. Ito yung kauna-unahang panahon. Ganyan talaga yung luto at yung kahapon. Meanwhile, well, no, dahil namatay na yung kanyang sindi. Ayan, natapos na po yung kanyang pagliyab-liyab. So, ngayon buksan na natin kung siya ba ay naluto na ba talaga. Kasi nakabase po yun doon sa sinindihan nila na Xperia. Ayan, ay, wow! Ang sarap-sarap na lang. Let's eat. Tikman natin yung ating kanin. Ang kanin.
から、全日本一、全日本一とか。あの料理なんかマサラみたいな。入ったばっかりだ。全日本一だ。バーベキューからなんかみんなに。Pero kamasarap. Lahat naman masarap. Pero talaga yung kakaiba, yung halos yung volume niya, yung dami niya, yung lahat. Kung gano'n siya kadami, pero same lang siya ng price. Kung i-compare mo sa ibang restaurant, ayun, talagang ibang iba talaga dito. Kaya hindi. Isang mapapaisip ka talaga ng business kung business yung ganito. Sige masarap niya. Babalik-balikan mo ang restaurant na ito kapag nakapunta ka talaga dito. So sa mga hindi wala naman dito sa lugar ko, na siyempre hindi naman kayo makapunta dito. I-share ko lang kung naging experience ko sa inyo na ito pwede itong maging business niyo. Yung style niya na kung paano magkaroon ng sariling barbecue na unique na walang katulad dyan sa Pilipinas, pwede niyong gawin ito. So yung siyempre yung lasa, ipatulad na lang siya sa panglasang Pinoy. Ganon. So dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa nanonood. So sana nagkaroon kayo ng idea. So mga business minded dyan, sana nagkaroon kayo ng idea at mag-inspiration itong business na ito para sa inyo. Kasi ako isa ito sa nagiging target ko na next time gusto kong maging negosyo. Bye!